Kaya nga yun yung hinahanap natin, yung totoong pangalan niya. Uh-oh. Kasi, di ba, pag nag-a-accuse ka, you have to prove it. Exactly. So, yan nga, ang nakikita lang namin, Jojo D. Guzman. Yun lang yun. Alright, magandang araw po sa ating lahat mga kababayan po natin. Mayor Janice Digamo ay nagbigay nga ng kanyang parang summary review doon sa nangyaring Senate hearing kaugnay sa mga serye ng pamamaslang sa Negros Oriental at syempre yung pag-assassinate sa kanyang asawa na si Gobernador Digamo. Hindi lang po yan ang laman ng ating videong ikokomento ngayon dahil itong si Mayor Janice Digamo ay re-raise back doon sa isang vlogger na kilala din natin na si Jojo D. Guzman na umano'y ang kanyang tirada ay personal na at wala umanong katotohanan at ang pinagtataka niya ay kung sino yung nagbibigay umano ng mga impormasyon para dito kay Jojo D. Guzman na nasa Hong Kong umano. Kaya pinipilit niya na kilalanin itong si Jojo D. Guzman na I'm not sure. Pero mukhang gusto niyang idemanda or kasuhan itong vlogger dahil sa personal umano na tirada, hindi lang sa kanya, kay Mayor Fritz, kundi sa mga taong close umano sa kanilang pamilya na inuugnay kay Gobernador Digamo. May sinasabi pa umanong mga kabit, basta marami umanong issue na sinasabi, which is wala naman umanong katotohanan. So, kaya umano gusto nila ata magreklamo. So, pakinggan natin mga kababayan po natin kung paano niya i-discuss, ano? Wala ako talagang regret na talagang natuloy yun at parang yung iniisip ko how it will be after the Senate hearing. In a way, na-achieve natin talaga yung ating goal for having it. Nakita talaga nila na hindi lang talaga salita yung may mga napamatay, may mga hinaharas, may mga naaagrabyado because of people who are in power and who are supposed to protect but instead inaabuso nila yung mga tao. We were able to prove that because we brought along with us witnesses who have been willing to speak out. Gusto nilang marinig. Na-achieve natin yan. Second, yun namang legislations na mai-expect natin from Senate, isang hinihintay din namin yan. For example, the dismantling of the private armed groups in Negros Oriental. Nakikita nyo may mga pangalan doon na mga shooters who have been time and again being mentioned. Pero hanggang ngayon, they're still on the loose. And for as long as they're out there on the loose, they will continue to perpetrate harm. They will continue to put our people in danger. Kaya yun yung una talagang gusto naming marinig from the legislations from Senate na talagang they will be serious and come up with the legislation na talagang mabubuwag. No? Not just those in Mindanao, but specifically for Negros Oriental. So yun po mga kababayan, ano, dahil sa issue nga ng talagang private armies na kalat doon sa Negros Oriental. So lalong-lalo na sa pamilya Tevez umano mga kababayan po natin. At tayo nga kay Mayor Janice Digamo ay naging pabor naman sa kanila yung Senate hearing. Dahil ang kagustuhan nilang ma-achieve sa kanilang request sa na magkaroon ng Senate hearing kaugnay sa serye ng pamamaslang sa Negros Oriental, noon pa man nila ito hinihingi, at least umano ay napagbigyan. At ang mga taong gustong magsalita ay napagbigyan din at napatunayan umano na talagang ang nangyayaring serye ng pamamaslang sa Negros Oriental. At totoo, pati yung mga alagad ng batas po natin na madumi na nga, wala nang tiwala sa kanila yung taong magiging biktima umano ng karahasan, lalo na mula sa pamilya Tevez, dahil kontrolado umano yung mga kapulisan po natin at ang mga pang-aagaw nila ng lupa ay talagang may katotohanan umano kasi nga may mga nagsasalita. Doon lang magkakaroon talaga ng parang even yung laban sa lahat ng bagay, negosyo, politika, pamumuhay, no? Kasi walang maaagrabyado pag even yung playing field. So, pangatlo, aside from the public pressure na ini-expect natin na the public will really abhor harassment, will abhor killings because dapat walang lugar yung mga ganyan in a society na nagka-claim na democratic tayo. Sa democratic society, we respect
freedom, no, ng mga tao, ng rights ng mga tao. Kaya ini-expect din namin that the Senate hearing will be able to deliver that. Siguro, except for a few na medyo meron din, hindi naman talaga napi-perfect lahat ng ba. At ang sinasabi nga ni Mayor Janice Digamo na except for the few, yun po yung sinasabi niya mga barker, yung nagtirada sa kanila, which is hindi naman konektado doon sa pinag-uusapan na serye ng pamamaslang at sa sinasyon kay Gobernador Digamo, kundi personal na atakihin lamang sila, kagaya ni Pastor Nalam, itong si Katie Torres na nakita po natin na bumaliktad. Binawi niya ang kanyang sinabi doon sa Senado nung na-interview nga ni Jojo de Guzman, at ang si Rilaping na talagang pati pag-ihi o mano ni ng tauhan ni Mayor Fritz Diaz na sinisilip ay nasabi pa doon, ano? Ato ano. Guy, yung pinakaano ko lang doon, yung the thing that I quite do not like about was yung pwede palang i-entertain kahit political barkers. Political barkers will always have a reason to character assassinate people there. So parang that, siguro pag victim, okay. If you could still remember, talagang I pointed that out with Senator Bato. I told him, kami po, 2 times talaga kaming naghirap na nagsulat ng letter sa kanya. I have had a meeting with him. Tapos nagpa-resolution tayo sa Senado. Sad to say, the first resolution was when the governor was still very much alive. Pero naghintay tayo, we became patient, pero hindi rin talaga nangyari yung nung habang nabubuhay si Gov. But when he died, sumulat ulit ako, nag-encourage ako, lahat ng interview ko, I pushed for the Senate investigation for that purpose. At salamat naman sa inyong lahat, at talagang alam ko na-achieve natin yon, because together, we put across our message na we have to be heard. Ang siguro ang ano ko lang doon, other killings perpetrated by someone else. Kunwari, no, tinuturo nila si governor, tinuturo nila ako, tinuturo nila yung ibang mayor na kasama namin. Kung titingnan mo, parang sumasakay sila sa request ko eh. And it could have been handled differently. Pwede naman talaga sana na sa ibang separate Senate hearing, they will also call those people. At yung vlogger na. So, yun nga mga kababayan, ano, nung sinabi ito ni Mayor Janice Digamo na sabi niya kung gusto nila pagbigyan sila ng separate hearing, kasi ang hearing nga na dinidinig ay kaugnay umano sa request ni Mayor Janice Digamo na hindi naman sila kasama. So, ito rin yung inalmahan ni Senator Bato de la Rosa na wala siyang kinakampihan, kasi parang lumabas na parang nagiging bias, ano, Senator Bato de la Rosa. Sinabi niya lang doon mga kababayan natin na wala siyang kinakapyan, gusto niya lang malaman talaga yung istorya ng both sides sa pamaslang sa Negros Oriental. Gaya kay Rex Cornelio Pipino na gusto niya rin malaman, at syempre kay Gobernador Digamo. Ang kay Gobernador Digamo, ayon kay Senator Bato de la Rosa, hindi lang masyado talaga naungkat. Syempre yung mga gunman, yung mga suspect, hindi na nga napatawag dahil ongoing na yung proseso ng kaso. Pero sabi niya, ang kagustuhan nila ay gusto nilang malaman kung ano nga ba talaga ang totoong nangyari at sino yung mga mastermind. At ito nga, tinanong na ng vlogger na nag-interview dito kay Mayor Janice Digamo, kamusta naman umano at ano umano yung kanyang assessment dito sa vlogger. Ayan, kilala ko ito, ha. Shoutout dyan kay Jojo de Guzman. Ay Jojo de Guzman na umano'y medyo libelous na ang mga tirada, na personal na umano yung mga atake. At alam niya rin umano kung saan galing itong mga source of information na sinasabi ni Jojo de Guzman. Ah, yes. I would also want to get the details kasi I'm not very sure if the name at Jojo de Guzman. Yes, something like that. Something sikat na talaga si Jojo de Guzman, no? Because, you know, siguro nga kami naman ni Ruel, hindi kami onion skin eh. Yung mga binabanatan talaga namin, nagkaso kami dun lang talaga sa Laping. Even if yung mga Kitty, yung mga Nalam, kasi minsan
eh, nanghahanap lang yun na mapansin sila siguro. Pero the allegations of lapping, yeah. Da alam po, hindi niya malulusutan yung final namin sa kanya in Dumaguete. Mabigat din kasi, Mayor, yung sinasabi ng vlogger sa Hong Kong. Saan nanggagaling yung mga sinasabi niyang dokumento? Yes, kaya nga yun yung hinahanap natin, yung totoong pangalan niya. Uh-oh. Kasi, di ba, pag nag-a-accuse ka, you have to prove it. Exactly. So, yan nga, ang nakikita lang namin, Jojo D. Guzman, yun, yes, lang eh. We do not know his real name. In fact, other people from the capital, those who are working, nakita mo ba, Mark, Dr. Mark Liosa, yeah, came to testify against Alabata. Yes. Yung pinunta niya doon, ha, medical records based yun. Hindi yung chismis, hindi yung, exactly, nagdadala lang siya na kung ano-ano. He was there because he was called. Siya yung attending physician. Yes. But tignan mo, the next day, ang lumabas issue kay Dr. Liosa. Yeah. But Dr. Liosa is a very kind doctor, eh. Yun nga lang yung doctor na talagang malalapitan mo na kahit wala kang pambayad, so, i-entertain ka. Mayor, but they're trying to destroy these, yeah, people, even if they are just doing their job. Do you think makaka-affect ito sa ginagawang trabaho ni doctor to support and kumbaga provide details, specific proof? Hindi naman siguro, because si Dr. Liosa is a very bright doctor din yan. Yeah. Alam naman talaga niya na nasasangkot lang sila because there are people who are behind this Jojo D. Guzman. Makikita. So, yun po ha. Isa lang yung sinasabi ni Mayor Janice Digamo na pinaparinggan niya na behind Jojo D. Guzman. So, siguro alam niyo naman yan na walang iba kundi itong si Congressman Arne Teves at pinapalabas pa nga na umano'y bayad itong si Jojo D. Guzman at ilang vlogger pa umano, kasama na dyan si Banatbay, na sinasabing bayad umano ni Congressman Arne Teves. Hindi natin alam kung saan nakakuha ng patunay din itong sila Mayor Janice Digamo para sabihin na bayad itong mga vlogger na ito na umaatake nga sa kanila, hindi lang sa isyo ng pamamaslang, kundi yung isyo ng personal. Ito si Mayor Janice Digamo, pinalabas pa na may kabit umano, pinalabas din na bakla umano si Mayor Fritz Diaz. So yun yung mga isyo na talagang mainit pa, yung mga lumalabas pa ng mga close friend nila na iba-ibang isyo nga na nakakapagtaka at nakakagulat ang mga revelation. At kung wala silang defensa, agaya ko, makikita, panood ko yun, posible akong maniwala. Kasi kompleto yung mga dokumento, ano, yung allegation, detailed na detailed talaga yung mga sinasabi ni Jojo D. Guzman, ano. Talagang sinasali lang sila, maybe to prevent them from further testifying. Nakita mo yung iba doon, mga kakilala namin yun, yung si Ma'am Yani, ina-attach nila kay Governor na ambulance girl. Yes. Talagang sabi ni Ma'am Yani, Mayor, sabi ko, ako hindi naman ako naniniwala doon dahil relative yun ng asawa ko. Kasin, distant kasin niya yun. I was about to discuss that, the ambulance girl thing. Yes. Kasi diba, nag-uusap naman tayo, Mayor. But they are really good friend of ours. Yes. Yun bang parang si Gov yung nag- Tuwang-tuwa to si Jojo D. Guzman kasi nanonood pala itong si Mayor Janice Digamo sa kanyang mga vlog, mga kabayan natin. Ano? Bigay sa kanila ng break to be able to land at the capital na may mga position sila. Yeah. Pero ako, alam ko very well, nagkakasama kami sa mga reunion dahil nga family. Kaya how can they be so bastos sa mga ganyang exactly bagay? So, makikita talaga natin, Mayor. Those talaga who are attached to us, they try to destroy si Ma'am Brenda. Friend ko, talagang ina-attach yung pangalan niya sa mga bagay na they're not supposed to be part of politics. So, so yun po mga kababayan, ano, tinawag niya nga na you're so bastos, ano, so bastos naman, ano, itong si Jojo D. Guzman dahil sa mga pinagsasabi sa kanyang vlog na hindi naman umano karapat-dapat at personal attack na umano ito at para hindi na nga umano mag-testimony itong mga ilang personalidad na sinasabi nila at sinisiraan lamang umano na hindi dapat umano i-attach sa political issue. Itong sabi ni Mayor Janice Digamo, pati itong si ambulance girl umano ay pinsan pa pala ito ni Gobernador Digamo na kinokonek naman sa kanya. So yun po mga kababayan yung mga issue na inalmahan ni Mayor Janice Digamo, which is possibly umano mag-file siya ng karapatang kaso, reklamo
para dito sa vlogger na kay Juju Di Guzman. So yun po yung aabangan po natin, mga kababayan po natin, kasi ang laban ay talagang lumalalim, mahaba-habang laban ito. Lalo na ngayong araw, para sa update ng lahat, ay uuwi umano si Congressman Arne Teves para harapin itong mga allegations sa kanya, accusation sa kanya, na hanggang ngayon eh, hindi pa nga siya na-file ng kaso ng Department of Justice. At itong kay Juju Di Guzman naman, umalma na rin ito na sabi niya, ano daw yung magagawa niya eh, kung siya ay isang ordinaryong vlogger lamang at kung kakasuhan ni Mayor Janice Digamo at posible pa umanong may gagawin sa kanyang masama, eh kung kaya umano yung ginagawa kay Congressman Arne Teves, eh paano pa umano sa kanya bilang isang vlogger. So yan po yung ating aabangan, mga kababayan po natin, kung sino-sino pa yung posibleng madawit sa mainit na issue at usapan politika sa Negros Oriental, Digamo versus Teves. Maraming salamat. This is Kababayan Better Page.